At siguro sir, samantali ko na yung pagkakataon kasi ang dami ko makalat. May narinig ko kanina sa DepEd, no? Na yung school year ay magbubukas probably July, no? School year 2025-2026 yata ang tinutukoy, no? Siguro dapat maklarify na rin, no? Kasi hindi lang 100 po na text messages, no, ang dumating po sa akin, no, na sinasabi na magsasara na raw ang school year ngayong Mayo, which is of course, na that is our proposal sa DepEd para bumalik tayo, no, doon sa old calendar po natin. Thank you sir, naisingit lang. Maraming salamat po. From Teachers Dignity Coalition, Mr. Benjo Basas. Yes, Mr. Chair, magandang umaga po. Pinunsyom ko kasi yung recess time. yes sir, una nagpapasalamat po kami, no, doon sa naging result initially nitong hearing, and that is why we actually, no, asked for dialogue with the CHED, no? Na pinagbigyan naman po kami, kaya lang hindi po natuloy last week dahil nagkasakit yata si Chair. At ngayon, okay lang po siya, COVID-free na. Ang amin lang po, no, i-summarize ko lang po, no, yung aming mga worries, no. Una, yung loss of jobs, mukhang meron na pong assurance ang CHED na wala na yan. Yung congestion po at overburden, no, ng mga teachers. Congestion ng mga mag-aaral sa public schools, if ever, na mawawala po, no, sa SUCs at LUCs, no. Ang sinasabi naman dito ng DepEd, no, ay for the students enrolled, no, currently in LUCs and SUCs for 2 years, no, up to next year, matatapusin yung grade 12, no. That is actually our minimum demand, no, at mukhang pinagbigyan naman na po tayo, no, at nagpapasalamat po kami doon. Of course, yung maximum, syempre, kung pwede pang payagan. Ngayon po sa discussion, lumalabas din naman po yung pag-establish ng mga feeder schools at lab schools, no, na ngayon ay established din sa iba't ibang mga universities and colleges, no, na pag-aari po ng ating pamahalaan, no. So yung isa pang issue diyan, yung Benjo, 1 minute. Pwede bang ano, lahat, can we have some silence? Kawawa rin naman yung nagsasalita, eh. Kasi kung hindi rin nakikinig lahat, sayang rin, eh, 'di ba? So, konting katahimikan lang. Yes, Sir Benjo, please continue. Thank you, sir. No, na-resolve na rin yung supposed additional costs, no, for the families, no, at least, no, for these 2 school years, no, the current school year and the upcoming school year, no. Gusto lamang na rin po namin i-raise, no, kasi medyo nagkaka-problema kasi kung ito po yung nagpatuloy, no, at least, no, for these 2 school years po, no. Ay gusto lang naming tignan, ano po, paano po kaya, no, yung Mr. Chair, yung voucher system, no, na ginagawa po sa mga not only in senior high schools, no, but pati sa mga junior high school, kasi existing po, no, yung EBS, no, yung education voucher system, and of course itong senior high school voucher system. Kasi makakatanggap po kami ng report, no, and I don't know, no, if some teachers and some legislators would agree, no, na meron pong mga eskwelahan po dito, no, nakaduda-duda, no, na biglang umusbong tapos nag-o-offer, no, at nasabi na po namin ito nung nakaraan, nag-o-offer ng senior high school program, no, tapos nagbibigay ng incentives, no, dun sa ilang mga school officials, no, and perhaps even DepEd officials po sa field, no. Mukhang kailangan po natin din, ano, ma-audit magkano ba yung napupunta at ano-ano bang mga schools ito. Ito bang mga school na ito, yung quality ba nito ay at par with the quality of our DepEd schools, no, and more so yung ating mga state colleges and universities. Doon po sa ni-raise po, no, ni Honorable Manuel and Honorable Fernandez, no. Tignan natin, no, kasi hindi lang naman ito senior high school, eh. Titignan po natin dapat sa malawak, no, yung kabuuang programa ng K-12, kasi marami talagang problema, but I understand, no. Yan naman po ay hindi pa, no, kasama dito sa ating pag-uusap ngayon, ano po, no. Lastly, sir, no, naintindihan ko po yung UMAC, no, kasi there are LGUs that are willing and able, no, to finance, no, their the education, senior high school education of their constituents, no. So baka pwede talaga, no, ma-consider 'yon, no, yung UMAC, no, hindi lang UMAC, no, pati yung iba pong mga LUCs po, no.
At siguro sir, samantalin ko na yung pagkakataon kasi ang dami kumakalat. May narinig ko kanina sa DepEd, no? Na yung school year ay magbubukas probably July, no? School year 2025-2026 yata ang tinutukoy, no? Siguro dapat maklarify na rin, no? Kasi hindi lang 100 po na text messages, no, ang dumating po sa akin, no, na sinasabi na magsasara na raw ang school year ngayong Mayo, which is of course, na that is our proposal sa DepEd para bumalik tayo, no, doon sa old calendar po natin. Thank you sir, naisingit lang. Maraming salamat. Ito, marinig na natin ngayon kay Yusek Poa. Pero before I call on Yusek Poa, alam naman ni Benjo na yung tungkol sa GASPE voucher system, we have a proposed bill already on that. First, not only expanding it to grades 1 to 6, pero gusto rin natin lagyan ng outcomes-based para masigurado, as you mentioned, yung quality of education. Ayaw natin naman ng fly-by-night talaga. Yusek Poa, with respect to the academic calendar, which probably will now be the focus of this of everyone's discussion. Yes, Yusek Poa. Thank you, Mr. Chair. As regards the academic calendar, so alam naman mo, nasabi na natin dati na pinag-aaralan, no? So we already got actually the results and mga simulations on how to go back doon sa April-May break po natin. Since we are crafting the policy, as the Honorable Castro mentioned earlier, importante ang consultation. So actually, we will be scheduling consultations this month na. Not only with learners and the members of the academy, but also with teachers, teachers associations, ating mga unions, and parents. Definitely parents. Para makita po natin, kasi marami pong apektado eh. In fact, not only the calendar, but even for example, PVP, these things have to be discussed thoroughly. So we will definitely be inviting all teachers, organizations, parents, associations, even private schools. No? We will be... In other words, Yusek Poa, the DepEd now is open to a possibility of an academic calendar either shifting back to the old or being retained. Pero ang gusto lang ninyo, to comply now with the consultations with all stakeholders. Yes po, that para ma-finalize, yes, po natin. And you will begin already. Yes sir. Because you already have something in mind. Yes Mr. Chair, okay. We will begin this month actually. Okay. We are already talking to the private education office, for example, in our operations strand on how we can invite all these organizations. Yes. So obviously, there will be the direction will be towards yes, that. Yes po. Yes, salamat. Benjo, narinig mo naman.